support group. Malungkot sa 100,000 na prangkisa para sa TNBS. Abay, kala ko natutuwa ang transport group. Baligtad dito, galit ha. Hindi sila nasisiyahan. Detalye, mula sa ating kasamang Chris Lucas. Ikinalulungkot ng isang grupo ng mga driver at operator ang desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maglaan ng 100,000 prangkisa para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay Sal Dipingay ng grupong Stop and Go Transport Coalition, kung makapagbibigay umano ng trabaho ang nasabing mga prangkisa, higit na mas marami anya ang mawawala ng trabaho dahil dito. Eh, siyempre, malungkot at nakakabigla dahil kung ang motibo ng LTFRB DOTR kung bakit nila bubuksan ito ay para magkaroon ng mas maraming trabaho at mapalakas yung transport system dito sa ating bansa. Eh siyempre sa amin, ang aming paniniwala at pananaw dyan, hindi totoo yan. Ngayon, kung sinasabi nila para makapagdagdag ng trabaho, paano yung mawawalan ng trabaho? Kasi may mga taxi tayo, may mga jeep. O di sila ang mawawalan dahil hindi naman lahat yan ay pupunta rin sa TNVS na para magmaneho. So, kung meron man madagdagan ng trabaho, mas malaki yung mawawalan ng trabaho. Dagdag pa ni Pingay, hindi dapat na gawing pampasahero ang motorsiklo dahil aniya ayon sa batas ay hindi tupasado sa safety protocol. Bakit nila ipupost itong two wheels? Eh, ang sabi ng gobyerno, ang priority nila ay safety, convenient. Paano ka naman maging convenient sa nakamotor? Pero siyempre, pangalawa na lang yun, yung safety tayo titingin. Doon sa Republic Act 8750 ay kailangan ang mga nakasakay sa unahan naka-seat belt for security reason. Yung bang naka-angkas ay naka-seat belt. So, nakakaano lang, nakakalungkot na bakit kailangan nilang i-push yung two wheels na mamasada. Napakadelikado. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat kasamang Chris Lucas.